ang pinag-aaralan natin is sa journal. So, sa journal tayo. So, sabi ko sa inyo kanina, nasa subo. So, ibig sabihin dito, nakikita yung pananampalataya natin, yung faith natin. Dahil lang, pag-aaralan po natin is about kay Abraham. Wait, yeah. So, si Abraham, Abraham, son of Era. Yeah. So, balikan natin kung yung family date ni Abraham. So, anak siya ni Era. Tapos, siya yung original name niya is Abraham. Hindi Abraham. O Abraham. Sabi ko nga, kapag pala pinagpapala ka, napapalitan yung pangalan mo. Baka mapalitan yung pangalan natin. Kapag tayo ay naging faithful. So, dito, kasi tulad ni ni Sarah, ni Sarah, pinaganda, Sarah, kasi pinagpala na sila, Sarah. Yeah. So, si Abraham, nagkaroon din po siya ng anak. Yung una is kay si Ismael, anak niya kay Hagar. And then, si Isaac kay Sarah. And then, nagkaroon pa siya ng anak kay Keturah. And then, si Abraham, namatay siya. Or, kamatay na siya na. Kasi, so, namatay siya nung namatay siya sa edad na 175. So, ang pag-aaralan ang text ko na pag-aaralan natin, dalawang kuman, saka the promise, yung puto sa kanya, at yung pangako naman yung Lord sa kanya. So, sa Genesis, Genesis 22. Ito yung sinasabi niya dito yung iaalay niya yung kanyang anak. Yeah. So, alam ko, alam naman natin lahat ito. So, dito, inutusan siya ni Lord, kagaya ni Noah. Wala kasi silang dalawa mayroong instruction. Si Noah, inutusan siya ni Lord na kung paano gawin yung daong ark. Si Abraham naman is kung paano naman ang gagawin niya doon sa pag-aalay sa kanyang anak, isang anak. So dito, na subok yung pananampalataya ni Lord. Tulad po natin, sa araw-araw, nasusubok po tayo. Sabi ko nga kanina, ako, kanina, distraction ko. Dahil, alam natin na dito nakikita ni Lord yung katapatan natin kung tayo po ay nasusubok. So, kay Abraham, dito talagang nakita ng ating Panginoon kung paano siya sumunod. Nakita niya simple kaysa isang anak. Iaalay mo. O, doon pa, ikaw pa mismo. No? Siya pa yung nagtali. Tapos, siya pa mamay, siya pa yung sasakyon sa anak niya. Ewan ko sa atin siguro kung ngayon sasabihin ko, Lord, ikaw po lang may gagawa sa inyo. Ako wala pa akong anak, Lord, Trish, wala pa. Eh, kung utusan tayo ngayon, ah, syempre, ngayon, utusan tayo. Kayo, utusan nyo, kayo, may mga anak kami. Incentive kami, wala kaming anak eh. So, sa inyo siguro, ay, yung po, magdadalawang isip kayo. Baka hindi nyo magawa. Lord, baka, no? So, doon palang pag-iisipin natin. Kaya,
sa ating church in online, kasi sumunod tayo, naku-force na, ang gilis natin mahulog, diba? Sa topic namin, sa ano namin, sa Perez, yung topic namin yun, is the identity, tamang-tama rin dito. Tamang-tama rin sa topic na yun. Kasi, pag sinabi ng faithful, dapat yung i-relate talaga, dapat talaga hindi tayo nakikinan talaga. Kailangan naka-transform tayo. So, yung trustworthy natin talaga yung loyal natin yung talaga. Especially, mapapatunayan natin yan kung nag-i-relate tayo. Kasi talaga, parang magkakambal ko. Hindi mo magagawa maging faithful kung hindi ka obedient. Sino na yung nahingit kung hindi ko na obedient? Kailangan nandun yung obedient. Marunong ka munang sumunod bago ka magiging faithful. Diba? Kasi ako muna dapat yun. Kasi kagaya niya kung hindi siya sumunod, matatawag ka siyang faithful. Diba? Hindi. So nandun po sa atin, dito sa text na hindi ko nakasabi ko kasi mabasa. Mahina talaga. No? So basta alam natin na sa verse 22 chapter 22 verse 2, dito yung ano, yung baka may gustong bumasa. Verse 22, dito yung utos kuman ni Lord kung paano, kung ano yung gagawin niya, yung pag-akyat nila doon sa bundok, no? Kung paano niya tatalian si Isaac. So, dyan po, dyan talaga nakita ng ating Panginoon yung katapatan, no? Katapatan ni Abraham. So, nung nakita yun ng ating Panginoon, mayroon na naman siyang kumad na sinabi. Ito, dahil dun sa, ito yung angel, ilangot siya ng angel, no? So dito sa verse 11, yung ano yung Abraham, sabi niya, na nakita, 11 yan, 11, sabi niya, huwag mong papatayin ang bata, huwag mong siyang sakitan. Yun, hindi ko mabasa talaga. Pasensya na, talagang mapapatikap tayo. No? So, dito, nakita na ni Lord. Yeah, nakita na niya talaga na sinabihan siya. So, nandun na naman yung utos ni Lord. Tawag sa kanya. So, dito, talagang yung nung may action na, so, syempre, pagpapatingin niya dito, yung talagang nakikita na talagang sincere. talagang, doon niya, papatay niya talaga yung kanya. So, doon niya, doon talaga nakita ng ating Panginoon. So, nung nakita na niya yun, ngayon, papapalain na siya. Dahil, syempre, yung faith, no? Nung nakita ni Lord yun na talagang tapat, talagang sumusunod itong si Abraham, dyan na, nagsimula na siya na pagpalain. So, yun po yung promise niya sa verse, yung katyawika nito, yun. Ako lang ba, kahit na may orange na audio, hindi ko makita. Kailangan dito yata ako. Dito eh. Wala pa rin. Wala talaga. Pasensya na. So yun, basahin mo nga sis. Dito, akong si Yahweh ang nangangapos sa iyo. Yamang hindi mo pinagkailip sa akin ng kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita, lahi mo'y magiging singgali ng bituin sa langit at ang tihangin sa dagat. So yun yung
yung pangako ni Abraham, ay ni Lord kay Abraham, no? So, kapag masunurin pa lang tayo at nakikita, tayo rin siguro sa atin, hindi naman sa atin yung inutos, no? Pero dito, as an example sa atin din, kung makikita ni Lord na tayo po ay masunurin at tapat, asahan natin na tayo rin po ay pagpapalain ni God. Sabi nga niya sa Psalm, yung response niya doon sa mga faithful, no, ay sa Proverbs pala, Proverbs 20:20, na a faithful man will abound with blessing. So, in relation doon sa kay Abraham na pagsubok, no? Sa atin naman na tayo din dito sa tayo bilang mananampalataya, sa araw-araw talaga nasusubok ko tayo. Ako kanina, nasusubok sabi ko. Hindi ko alam kung pupunta ako. Kasi talagang sumakit ko dito sa site. Hindi ko alam kung ano bang meron dito. No? At saka lahat, naniniwala ako na tayong mga leader, mas marami pagsubok, mas marami trials na nangyayari at talagang ipinaparana sa atin. Siguro para makita sa atin kung gaano ba tayo ka-faithful, katapat, kung susunod pa ba tayo. Kaya minsan siguro talagang maraming nahulog sa atin. Dahil sa buhay natin, siyempre sa hina yung kahinaan. Yung mahina tayo, pero lagi natin sinisisi sa tanim. Tanim. Pero ang talagang, di ba, sinasabi natin ang kalaban natin sa tanim. Pero mayroon tayong choice kung, di ba, kapag tayo naman ay sinusubok, lalo na sa mga problema, kapag nandyan yung pagsubok sa atin, di ba, mayroon mga, hindi naman talaga tayo pababaya, hindi tayo pababaya ni Lord, dahil lahat naman sinasabi niya is kapag tayo ay binigyan ng pagsubok, siya rin ang gagawa ng kaparaan kung paano ito masunurin. Tayo bilang, kung tayo ay nagiging tapat o tapat sa ating Panginoon, siyempre, nandyan yung blessings na yan, yan yung pagbibigay niya ng solution sa atin. Kasi alam niya na lumalapit po tayo sa kanya. Diba? So, sana sa life, sa buhay natin, although talagang ako kung minsan hindi ko alam sa isang araw, kung bibilangin natin siguro yung mahuhulog tayo dun sa pagkakasala o napitent tayo, marami. Baka mas marami pa ngayon kung napukul. Yung talagang yung bumabagsak kay sa'yo.
yung turkey. Tapos sabi siya yung turkey. Isipin yung turkey na sabi ko. Tapos ang gabi nakaloto. Ang gabi nakaloto, mapisina ko. Sabi ko, mapisina ko. Wala ka gabi na nakaloto. Kasi anyway, alam mo lang sa, kasi ko natin mo gabi na sa apat na ko. Nakaloto. Nakaloto ko ba? Eh, ano ba yung nakaloto? Ano na ko yun? Pero, I think, si Dampay na lang. Pero, sa tipa dahil, o wala ka bibulay na lang. Isang tapos ng ano, yung basa ng ano, kapag sinibong karpin, tapos ako, tapos di ko, nagmukata, tikang di, nagmukata ko, tapos di sila ganun ko, tama pa ng tulad. Kasi sa mga tatanda ko dyan, sige sila, pagkakas ko lang, nagtagdura, pagkakasura sa kailangan. So, doon, sabi ko, kung yung, doon lamang, no, kapag inintervene natin, kung inintervene ko kanina yung sakit na nararamdaman ko, di hindi ako naging, di wala ako ngayon dito. At ibig sabihin, dun pala, mahuhulog na ako. Yeah? So, yung mga pain-pain na, yung temptation na ganyan sa ating pag, kailangan yung labanan na, kaya at akin, wala yung medyo masakit. Medyo masakit. Sige na. Sige na. Para lang, para lang masabi natin na patunay na wala pag magkakla pag naklagkat ka sa yung break yun nga yung ano natin saka parang kung talaga sabi niya one way umigit tayo diba sumusunod tayo sabi ko kahit sige ay papasang kung yung ikilangin mo kung ilang beses ka nagtapa kahit man lang sagat sa gabi nito, kahit na meron ng karawang tama, no? Hindi ba pang kanta, at least maging successful ka naman ngayon, di ba? So, sa araw, alam mo na nagtagumpay ka, naging success ka. So, yun, pinapasalamatan ko si Lord dahil nandito ako, nakapag-isip. Nandito ako sa nakatayo dito, o diba, at least, kung sasabi ko na sa gabi nito, naging matapat ako kay Lord. At least, meron tayo na-share, no, sa pagiging faithful. Kaya maging faithful tayo. Kasi parang faithful, sa araw-araw, sabi ko, ilang beses kaya, kapag araw-araw, kapag i-ano natin siguro, susunod natin yung gagawin natin, ilang beses kaya, tayo, ano kaya ang mas marami? Yung nahuhulog tayo sa pagkakasala o yung nabibig tayo o napagsatagumpayan natin yung pagsubok na yun. So, ang gusto ko lang, siguro yung sign ni Lord na ito, in relation sa atin, ano, dahil nakikita niya na marami talagang nasusubok ngayon. Dahil pati rin ako talagang sobrang nasusubok. Kasi kung minsan, maraming paalala. No? Ako, actually, yung hindi ako nga tuloy ko may magtakay. Sabi ko, utang mo na lang. So, na-stop yung fighting ko. So, sabi ko, pero, meron naman kami na may mirror yun, diba? Pero sabi ko nga malapit ka. pero hindi masasabi ko pa rin na nandibis yun yan, hindi tayo na kahit sinasabi natin minsan, kailangan kahit gusto mo, pero lang ko, makikipin ka na hindi mo talaga. So, learn yung mga turo sa atin kung minsan hindi natin na-i-apply dahil sa iba't ibang sitwasyon. So sana alam ko naman si Lord kasi understanding tapos mapagmahal kaya nakikita
Nagsunda ka? Pastor, baka kami ni Kuwaba ng pek. Kailang oras? Bigat ka lang, Pastor. Bigat. Gusto ko kong kayo dito mo din man. Huwag mo naman sa bigay. Ito lang bigay. Yeah.
nagiging nabigat na, including si Vice President na. Sa mother. Napanunod kita kagad sa mother. Ah, sino di ko amar? Ikinan? Ah, sino di ko amar?
Ay, nakon ba na? Ay, di ba part din yung pagbulya ni Kapayan Iwana?